Right, hello po mga kabunso. Welcome back to my YouTube channel. Ayan po, ayan. Ayan po mga kabunso, ayan. Happy New Year po sa ating lahat. At before po tayo magsimula, kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please click the notification below. Please watch na po ang aking mga video. And of course, i-hit na po ninyo yung like para po you always updated sa akin po mga posts yan everyday. So yan po mga kabunso, maligayang maligayang bagong taon po sa inyo lahat. Wish you all the best in this coming 22, year 2022. More years ahead, I mean sa lahat po sa inyo. I wish all of you is gonna be good health. And then all they have a very prosperous new year. At lahat po ay aking pinapanalangin na kayo po ay safe. Yan. Ngayon po mga kabunso, nandito na naman po tayo. Hindi po tayo mag-chika today. But the thing is, may babasahin po ako sa inyong isang liham. Yan. Na ginawa po ni Miss Fatima Dading. Yan. Gusto ko pang i-share sa inyo ang ginawa niyang liham para po sa ating kabunsuhan. Para po sa ating bunso, kay Glema Migs Molino. At para po kay sa ating pong mahal na walang iba kundi si Cutie Mahal Noemi Tesorero. Ginawa po niya aliham na ito kahapon, that is January 1. So naantig po yung puso ko nung nakita ko po ito. And then hindi ko po talaga mapigilang i-share sa inyo lahat kasi napakaganda po ng ginawa niya. Although ito po ay hindi ko katang-isip, ito po ay ginawa niya, pero babasahin ko po sa inyo. Para po ma-share ko sa inyo ang pinakamaganda, isa sa pinakamaganda in year 2022 na nabasa ko na liham para po sa ating mga kabunsuhan at para po sa ating minamahal na mamigs yan. At para po sa ating mahal na si Cutie Pie Noemi Tesorero at para po sa ating kabunsuhan na walang iba kundi ang bunso ng bayan, si Glemo Migs Molino. Ayan po mga kabunso, babasahin ko na po sa inyo. At stay tuned po kayo. Huwag po kayong aalis. Hello po mga kabunso. Ito na po yung liham na ni Fatima Dading. Yan. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po niya sa kanyang first paragraph. Isang kwento ng dalawang taong pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana. Nagkakilala sa tamang panahon, ngunit pinaglayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakakatas. Nagmahala ng wagas, ngunit biglang nagwakas. Yan, caption pa lang po kasi mababa po talaga luha ako. Naano na po talaga ako dito. Pinagtagpo tayo sa lugar na hindi natin inaasahan. Nagkakilala at nagkatrabaho sa isang pelikulang ating pinagbidahan. Nag-umpisa sa biruan at mga harutan, hanggang nagkapalagayang loob at naging magkaibigan. Tayong dalawa ay napalapit sa isa't isa, mga halakhak mo, at tawa naging musika sa akin tainga. Noon pa man, giliw na ako sa iyo. Ang mga kulit at lambing mo na talaga namang nararamdaman ko, hanggang hinahanap-hanap na kita sa tuwing wala ka sa paningin ko. Bigla na lang kitang namimiss lang hindi ko namamalayan. Pagkasama kita, kasiyahan ang lagi kong nararamdaman. Mula nang makilala kita mahal, buhay ko ay naging masaya. Gusto ko lang na lagi kang kasama. Hindi ka mahirap mahalin at pakisamahan dahil malambing ka at palakaibigan. Sobrang saya ko lang pagkasama kita noon. Noon pa man, ang pagkakaibigan nating dalawa ay lumalim at nagkaroon ng kahulugan. Damdamin ko ay hindi ko na maintindihan. May ngiti sa labi ko na tanging ikaw lang ang dahilan. Bumibilis ang tibok ng puso ko pag nakikita at nakakasama kita. Dilalabanan ko pero hindi ko magawa. Naiyak ako. Wala na ako ibang nakikita sa paligid kung di ikaw. Ikaw na lang ang pag-ibig na ba ang aking nararamdaman? Yun ang sabi niya.
Tanong sa sarili kong hindi na naintindihan. Hanggang sa nalaman ko na pareho tayo na nararamdaman. May espesyal na pagtingin sa isa't isa. Unti-unting umusbong ang ating mga puso. Masaya ako pagkasama kita at ganun ka din sa akin. Ang nararamdaman nating dalawa ay pareho, yun ang alam ko. Hindi pa man ganoon kaseryoso ang nararamdaman nating dalawa. Pangalan ko at pangalan mo ay bigla mong pinatato. Nagulat ako sa ginawa mo pero masaya ako. Masaya akong malaman mong mahal mo nga ako. Simple man at patago ang pagtingin natin sa isa't isa. Alam ko noon pa man, masaya na tayong dalawa. Grabe. Pulo sipon ko. Lumipas ang panahon na naging masaya tayo sa isa't isa. Kahit hindi pa ganun kaseryoso ang nararamdaman nating dalawa. Alam kong naging mahalaga ako sa iyo at ganun ka din sa akin. Magkakasama tayo sa isang bahay dahil upang lalong lumalim ang ating pagtingin. Manager mo at manager ko ay iisa. Dahilan kung bakit tayo laging magkasama. Ngunit merong mga trabahong hindi ka pwedeng sumama, lalo na sa ibang bansa, na tanging kami lang ang pwedeng pumunta. Grabe. Minsan magkasama tayo sa racket, minsan hindi. Hanggang nagkaroon ako ng mga racket sa iba't ibang bansa na hindi ka pwedeng sumama. Naging madalas ang racket ko na hindi ka kasama. Dahilan kung bakit ako nawala ng oras sa iyo. Halos isang taon. Ganon ang sitwasyon nating dalawa. Naiwan ka at umaalis ako para sa trabahong natatanggap ko. Hindi ko alam na nasasaktan ka na pala. Dahil sa mas madalas na tayong hindi magkasama. Halos nawalan ako ng oras sa iyo sa loob ng isang buwan. Dalawa o tatlong beses na lang tayo kung magkita. Yan. Dumating ang araw na bihira ng racket sa ibang bansa. Nagkaroon na ako ng pagkakataong makasama ka. Ngunit napansin ko na parang may kulang at parang may nag-iba. Hinayaan kita sa dahilang baka pagod ka lang o araw-araw nagkaroon ng kaunting kasiyahan sa bahay kung saan tayo nakatira. Ngunit bigla na lang akong nagtaka, bakit bigla ka na lang sa akin ay nag-iba. Hindi ako sanay sa tahimik ka at halos umiiwas ka sa akin. Pili kitang kinakausap, ngunit hindi mo ako pinapansin. Yan. Hanggang kinabukasan paggising ko, wala ka na at hindi na kita makita. Nalaman ko na lang na umuwi ka sa inyo. Nagtataka ako bakit biglaan ang pag-uwi mo at kahit magpaalam sa akin ay hindi mo nagawa. Ako ba'y may maling sa'yo nagawa? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Nasaktan ba kita nang hindi ko alam? Upang lumayo ka sa akin na hindi nagpapaalam? Hanggang nalaman ko na lang sa ating mga kaibigan na nagselos ka nang hindi ko namamalayan. Mahal na mahal na mahal kita, mahal, alam mo yan. Ngunit hindi ko alam kung bakit at ano ang dahilan. Nagseselos ka, yun ang sabi nila. Alam ko, takot ka lang muling masaktan pa. Kaya't mas pinili mong layuan na lang ako. Ngunit ang iniisip mo ay hindi ko kayang gawin sa'yo. Kahit nasasaktan ako, pilit kong inuunawa ang nararamdaman mo. Kung nagkamali ako, itinatanggap ko. Lumayo ka sa akin sa dahilang ikaw ay may alam. Nagselos ka, yun ang aking nalaman. Pilit ako nagpapaliwanag, ngunit ako hindi mo pinapakinggan. Lumipas ang araw at buwan. Yan, sorry po, nakiriduwi ako. Lumipas ang ilang araw, buwan at taon na hindi ka nagparamdam. Sinubok ng kapalaran ng ating pagmamahalan. Hindi ko alam kung kasalanan ko nga ba. Kasalanan ko nga ba na lumayo ka? Hinayaan kong ang puso may maghilom, hinintay ko ang araw na maging okay ka na, nahanda ka na muling magkita, nahanda na muling tayo magkita. Ngunit bigla ko na lang nalaman at nabalitaan mula sa ating mga kaibigan, ikaw ay umibig na sa iba at ako'y kinalimutan.
Ang bilis ang pangyayari. Hindi ko akalain na mababaling ang pagtingin at attention mo sa iba. Kinalimutan mo ako na mahal kita. Nawala na sa puso't isip mo ang MNM, ibig sabihin, mahal at migs. Natanda ng ating pagmamahalan. Di ba't nagpatato ka dahil minahal natin ang isa't isa? Sorry, mahal, kung hindi kita pinaglaban. Natakot ako na mas lalo mo akong layuan. Kung kasalanan ko man ang nangyari sa ating dalawa, sorry na. Sorry na, mahal, kung hinayaan kong lumayo ka. Natakot lang talaga ako na baka mas lalo kang lumayo sa akin. Hinayaan muna kita. Sa pag-asang muli kang babalik sa akin. Sorry, mahal, kung nasaktan man kita, pero masigit akong nasaktan nang malaman kong may mahal ka ng iba. At mas lalo ako nasaktan nang malaman kong ikakasal ka na. So yan po mga kabunso, ito po yung chapter 1. Ang sabi po dito ni Fatima ay Fatima Dadik. Sana daw po nagustuhan natin at huwag po tayong mag-alala. Gagawan po uli niya ito ng chapter 2. At I would like to say thank you to Fatima. I did share your message and I did share this one para po i-share sa ating mga kabunso. And then, to be honest, na carried away ako. Talaga nakakaiyak yung ano mo. Umpisa pa lang. So, yan po mga kabunso. Ito po ay galing kay Fatima Dading. We'll say thank you to her. Ito po yung chapter 1 na ginawa niya. At sinabi po niya na gagawa ulit siya ng chapter 2. And I will ask her permission na para po i-share ulit sa inyo ang kanya po napakagandang sinulat para po sa atin kabunsuhan kay Glemo Migs Molino at kay Mahal Noemi Tocerero. Kahit po siya nandun na sa taas, alam po natin hindi po natin siya kayang kalimutan kasi siya po ay part na ng ating ng team ng Mamig. Siya po ay minahal natin. Yan. Kaya tandaan po natin mga kabunso, kung wala po si Mahal, wala pong Migs. Kaya po sila ay pinagsama dahil nandyan po si Migs, nandyan po si Mahal. At wala pong pwedeng magpahiwalay niyan. Kahit po sino, hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Kahit pa po sinasabi ng mga taong paghihiwalayin, huwag po kayo maniniwala. Wala pong pwedeng maghiwalay sa dalawa. Kasi kung walang Mahal, walang Migs. Walang Migs, walang Mahal. Yan po. Ngayon, kung paghihiwalay nila, it's up to them, ba't nakatatak na po sa ating mga Mamigs na sila po ay talagay nandyan at tayo po ay solido sa kanila at tayo po ay hanggang dulo. So yan po mga kabunso, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ako hindi pa po kayo nakakasubscribe sa aking channel. Please click the notification below para pa kayo po ay mga updated sa mga ipinopost kong video. At pakiwatch na rin po at pakihit na po ng likes para po ang mapanood nyo po lagi ang pinopost ko. And don't forget po to watch yung po mga video ni Bunso Glemo Migs Molino. At please, huwag po nating i-skip ang harang. Yun na lamang po ang magiging tulong natin kay Bunso. Maraming maraming salamat po sa inyo once again. Happy New Year mga kabunso. I would like to say please keep safe. God bless. And Happy New Year 2022. Hopefully everyone is gonna be healthy and safe, and everybody, my wishes, hope you have more years to celebrate and happy prosperous new year in 2022. Keep safe po mga kabunso. God bless you po. Lagi po kayo mag-iingat at maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Tandaan po natin, tayo po ay laging naka-intact solid, Mamigs, solido hanggang dulo. Right, I will say bye-bye po. Happy New Year. Keep safe everyone and God bless. Thank you.